sigurado. May checkpoint. Baka naman hindi nila ako makikilala. Alam ko na kung saan tayo pwede pumunta. Basta diretsuhin mo itong kalsadang to. Pero tayo alam na tutulungan dyan. Paano yan? Eh, under renovation naman pala itong resort na to. Okay lang yan. Matagal na ako nagpupunta rito. May matutulungan tayo dyan. Anong ginagawa nyo rito? Private property to, ah. Nagaanap lang naman kami ng matutuluyan hanggang bukas. Alam mo, ganitong-ganito din yung naramdaman ko nung una tayong dumating dun sa bahay ni Jared. Basta, ang bigat-bigat. Bakit mo kasi hindi na tayo humingi ng kahoy dun sa mga lalaki? Wag na. Ayoko humingi ng pabor sa walang kwentang mga yon. Pero nararamdaman ko, natitiyak ko na si Lucas pa rin yung nandito. Cassandra! Sabi na nga ba eh, may gustong pumatay sa amin eh. Anong ibig sabihin ng Sigma Alpha? Fraternity ba yun? Kung college pa yun, matagal na kami hindi nakikita eh. Ano kaya nangyari kay Jared? Saan kaya napunta yun? Sana lang ang kailangan kong patayin. Diba iyon yung nasa picture? Si Lucas! Hindi pa nananahimik si Lucas. Kung sino man ang gumagawa nitong mga kababalaghan na to, nanggagaling siya sa kulay, kanya-kanya hindi! Pinahirapan siya. Hazel at Hazel ang tawag nila doon. Jared, ikaw ang hilig. Pinapalo siya kami-kami. Pinahihirapan siya. Jared! Natuklasan niya kung sino siya, kung sino ang pagkatao niya. Natuklasan niya ang anak siya sa labas ng kanyang ama. Ako yun ang ina ni Lucas. Hindi siya si Jared. Alam kong hindi ko niya. Lucas, alam kong sinapian mo si Jared. Umalis ka na dyan sa katawang sinako mo. Babayaran nila ang lahat ito. Tanggalin mo ang galit sa puso mo. Pagod na rin ako. Gusto kong mamahinga ka na, anak. Parang matatahimik na ang iyong kaluluwa. Patawarin niyo ako, inay. Sa lahat ng pasakit na naitulog ko sa inyo. Baka pwede magtulungan tayong dalawa para maintindihan natin yung mga bagay-bagay na nangyayari sa atin. Salamat, Cassandra. Kapalad ako't nandito ka. Cassandra, alam mo namang loyal ako sa'yo eh. Kailangan makahanap tayo ang brata ko at kundi maabutan lang tayo pag nakaabot tayo sa highway. Saan ka tago itong kotse? Dave, ayun! May abandoned building! Dali, dali, dali! Kaliwa mo, dali! Sigurado ka bang
dito pumasok mga yan? Sigurado ko. Kitang-kita ko eh. At saka wala namang ibang pupuntahan nyo kundi dito eh. Eh yung reporter na sinasabi mong wanted, talaga bang nakita mo o baka namang kamukha lang? Nakita ko, si Cassandra yon. Sinita ko pa nga eh. As biglang kumalipas ang takbo eh. Halika, hanapin natin. Teka, sandali. Di ba alam mo naman yung kwento sa lugar na to? Oo. Oh, yung may pinatay na babae? Oo. Oh. Yung nagmumulto sa bangungot? Pati ba naman ikaw, naniniwala ko? Eh, kapitbahay ko yung natagpo ang bata rito eh. Kalaro ko pa nga nung bata kami, si Lisa. Aksidente lang yun. Aksidente? Eh, aksidente ba yung makita yung buong katawan yung sunog dito sa warehouse na to? Pati ba naman ako eh, kinatakot mo? Halika na nga! Nasundan ba tayo ng mga pulis? Wala na. Mukhang nailigaw natin sila. Buti naman, no? I've been to the correctional and it's not good, di ba, Miss Cassandra? Ano ka ba naman, Anne? Eh, may mga naging kaibigan din naman ako doon, pero siyempre, ayoko na rin bumalik. Magkaroon ka nga ng kaibigan, multo naman. Anong klaseng kaibigan kaya yun? Mas mabuti pa nga mga multo kaysa sa'yo eh. At least sila marunong silang tumahimik. Sungit mo naman, Papa Dave. Sorry, ah. Pagod na ako. Wala pa tayong tulog. Natutuliling na ako sa bibig mo. Eh, kaya nga ako dumadali-dali. Parang sa gano'n naman, wala yung pagod. Alam mo, mabuti pa. Magpahinga na lang muna tayong lahat bago tayo lumarga. Oo, mahirap na. Baka nandiyan pa yung pulis sa pangapaligid. Mabuti pa, maghahanap ako matutuloyan natin. Eh, sige na, Jared. Ako nang bahala dito. Magpahinga na kayo. Ako na magbabantay. Sige, pahinga. Diyan? Wala ba kayong kasama? Baka mamaya kung mapaano kayo dyan. Ano bang ginagawa ninyo dito? Dito kami nakatira. Umalis na po kayo! Nandiyan na po siya! Umalis na po! Umalis na po kayo! Sino pa ba ako sa akin, ha? Si Yaya,
makikita mo. Sabi mo, si Cassandra. Pare, binabangungot ka lang, ha? Lasan si Cassandra, may papatay sa kanya, lasan siya. Relax ka lang. Pare, totoo 'yung nakita ko. Lasan si Cassandra. Ano bang nangyayari dito? Hawak siya kasi. Si Cassandra, sinasabihan na naman siya. Meron daw papatay sa iyo. Totoo 'yung sinasabi ko. May babaeng may hawak na kadena. Hahampasin kanya, pipigilan ko sana. Hindi mangyayari 'yun, nasa isip mo lang 'yun. Binabangungot ka lang kanina. Kung hindi totoo yung mga nangyari, bakit nagdudugo ang kamay niya? Kailangan na natin umalis dito. Kung hindi mamamatay si Cassandra. Pare, panaginip lang yun. Easy ka lang. Hindi lang basta panaginip yun, Dave. Babala yun sa kung ano mangyayari. Pero kung umalis tayong lahat dito, baka mahuli lang tayo ng mga pulis. Naguguluhan naman kasi ako. Sino naman ang gustong pumatay kay Miss Cassandra? Oo nga, Jared. Sino ba? Hindi ko alam kung sino siya o ano siya. Basta isa siyang halimaw. Kilala ko kung sino siya. Yaya Melinda ang pangalan niya. Wow! Paano mo nalaman? Friends kayo? Nagpakita sa akin ang mga batang pinatay niya. At ang sabi nila sa akin, na sa panaginip siya nagpapakita at pumapatay. Eh, umatay siya ng mga bata. Tapos sa panaginip mo siya, puputahin ka niya! Alam mo, tama na. Para ka lang tape recorder niyan eh. Yeah. Alam mo, mabuti pa umalis na tayo dito. Hindi ka na. Dave! Cassandra! Yung mga pinto! Nag-lock! Teka! Jared, dyan pa! Nabuksan mo! Jared! Papa Dave? Bakit? Jared! Dave, bakit? Si Jared na wala. Ha? Jared! Papa Jared! Jared! Jared, hindi magandang biro to, ah! Papa Jared! Papa Jared! Hindi na kayo makaka... Dahil hindi natutulog kaya't hindi na kayo magigising. Hindi ba naiintindihan? Simula nang dumating kayo, kanina pa kayo natutulog. Naiikot ang mga kaisipan ninyo. Bakit mo ba ginagawa ang lahat ng ito? Wrong question. Ano pong lotion yun? Bakit ko nag-allergy? Saan? Dahil sa mga kagaya ninyo. Bilit na siya. Makapatayin tayo. Mga kagaya ninyong mapanlait sa tao. Isa lamang akong inosenteng nag-aalaga ng bata. Pero alam niyo ba kung ano ginawa nila sa akin? Ma. Pinaglaruan. Binaboy, ginahasa pagkatapos ay pinatay. At itinapo na lang na parang basura. May isang katitim na katahimikan, hindi man lang ako binigyan. Kaya't
isa-isa kong kinuha ang mga anak nila. At sabay-sabay ko silang pinatay dito sa impyernong ito! Kung ganun, pakuha mo na ang lahat ng hustisya ang hinahanap mo, hindi ba? Bakit hindi ko pa rin tumitigil? Dahil ito ang kapalit ng hustisyang nakamtan ko, ang patuloy na gumante, manakit, pumatay at kumuha ng mga kaluluwa sa pamamagitan ng panaginip. Ikaw, may kakaiba kang kapangyarihan. Magagamit kita. Magagamit ko ang katawan mo para makalis ako sa lugar na ito at buling maging tao. Hindi mangyayari yan! Kailangan magtago. Mundo ko ito at kabisado ko ang bawat sulok. Ako ang gumawa ng mundong ito, Cassandra. Kaya isa ka lang laruan sa mundo ko. At magagawa ko ano bang gustuhin ko. Cassandra! 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 Cassandra, gumising ka! Cassandra! Janet! Janet, si Cassandra to. Hindi ko magawang gumising dahil hindi ko alam kung bakit, pero parang tinulong niya ako dito sa mundo ko. Pero naririnig kita. Naririnig mo ba ako? Oo. Naririnig kita. Kung ganun makinig ka sa akin, kailangan mo nang makita ang labi ni Melinda. Janet, ito lang ang aking paraan para mapigilan siya. Pero saan ko hahanapin yun?
natin pwede rin mong boyan dito. Kapag nasunod sa polisya, bitay tayo pare-pareho. Alam ko lang saan natin dinispatsyan. Saan? Dito. Okay, dito kayo. Tara! Tara! Sa loob ng tangke ng tubig. Nandun ang katawan niya sa loob ng tangke ng tubig. Hindi mo pala magmadali. Darating din tayo dyan. Huwag ka mag-alala. Pakakawalan ko na ang kaluluwa mo para magamit ko na ang katawan mo. Oras na para mamatay ka. Narinig mo ako, no? Oo. Nahanap ko mga labi niya. Kailangan umalis na tayo dito. Meron akong alam na lugar. Jared, utang ko sa iyo ang buhay ko. Maraming salamat, ha? Pumabawi lang ako sa lahat ng mga nagawa mo para sa akin. Tonight.